Okay. Ito yung tagalized version ng sa discussion, ano. Ginawa ko ito kasi alam ko may mga jolog sa inyo. E, joke lang. Dahil ito ang kung saan ako komportable, para sa akin talaga actually ito, ano. So, at may nakikita ako ng mga estudyante na appreciate ito eh. So, module 1, ano, Foundation of Security. Okay? Ito yung mga i-discuss natin sa course na ito, sa chapter na ito rather. Insecurity incident, some terms, computer security, why security is important, potential losses, elements of security, concept ng security, layers of security, tapos yung mga security details, usually sa ano, for home use, titingnan natin yon. Simulan na natin. Mga terms, ano, first ay threat. Pag identify natin na threat, it's a circumstance where there is a potential to compromise elements of security. Okay? So, nakompromiso ang isang ang seguridad ng isang computer system, that's how we define threat. Ang attack naman ay ang pag-attempt to expose, alter, disable, destroy, steal, or gain unauthorized access to make unauthorized use of an asset. Okay. So kagaya ngayon, may virus. So yung COVID-19 threat 'yon, 'di ba? Isa siyang klase ng threat. Dahilan kung bakit tayo kailangan manatili sa bahay. Pag lumabas ka at na-virusan ka, wag naman sana. So aatak ang virus sa katawan mo. Okay? So at kung ikaw ay vulnerable, hindi ba may sinasabi sila mga vulnerable population? May matanda, yung may mga underlying condition, okay? So, mas madaling kakalat, mataas ang potential ng pag-attack ng virus sa iyong system. So, ganun din sa isang computer, ano, may mga vulnerability din, parang tao din. At ang pag-define natin ng vulnerability ay weakness, kahinaan, na may kinalaman sa design o di kaya pag-implement ng system. Na maaaring humantong sa mga hindi kanais-nais ng mga event o kung saan ay nakokompromiso ang seguridad ng isang sistema. Okay? So, yun, parang computer din, 'di ba? May mga virus din 'yan eh, may mga parang COVID din. So yung mga virus that are out there na naka-define para sa computer system, that's considered as a threat. At kapag ang computer mo ay na-virusan kasi walang protection, eh, magiging vulnerable ngayon siya. Di ba? Walang antivirus software na naka-install, walang mga security patch. As we go along, i-cover natin to para ma-strengthen yung security measures nung sa isang computer system para siya ay maging less vulnerable. Ayun. So, kapag na-attack siya, maaaring mag-cause ito ng damage doon sa isang computer system. Okay? May mga iba't ibang klase ng attack. Una ay exploit. Ang exploit ay isang attack sa isang computer system na kung saan nagtitake advantage yung attacker o sa yung isang malicious program doon sa isang system. Parang tao din, diba? May mga iba na feeling gwapo, magti-take advantage doon sa iba, 'di ba? Uy, ikaw na gumawa na ng assignment. O, 'di ba? 'Yon, exploit 'yon. Eh mahina lang yung isang tao na 'yon, siguro crush niya kasi yung gwapo. O edi, 'yon, di nagpa-exploit naman siya. So, 'yun yung mga exploit. Okay. Hacker naman ay yung mga tao, yung mga user na kung saan pumapasok sa isang system unauthorized. Wala siyang ano, aware naman na tayo doon, diba? Unauthorized. Okay na yon. So, ganun din yung cracker o di kaya intruder. Sa panahon ngayon, laganap itong data theft, yung pag nanakaw ng mga informasyon sa isang computer system. Bakit mahalagang security? May mga konting detalye ako dito na by record, malicious program ay ini-infect yung mga 90% na kumukonek sa internet. Napakalaki niyan, di ba? 90%. At karamihan ng mga target nila ay home computer. Lalo na sa panahon ngayon na lahat ng tao ay nasa bahay. At buong mundo yun, ha? Buong mundo. Oh. So, at
ang mga nagtatrabaho ay nasa bahay. 'Di ba? Kaya panahon ngayon, sa panahon ngayon ay very important ang security. Okay? Internet security, cyber security to be exact. Okay? Meron ako last detail dito ano na ang buong mundo daw nag-i-spend ng around mag-i-spend ng mga $133 billion sa pagdating ng 2022 at tingin ko sa panahon pa nga ngayon tataas pa ito kasi ka bigla sumulpot itong problema sa pandemic. Okay? Siguro yung iba sa inyo mindset pa rin doon sa COVID ay baka bukas mawala na yan. Alam mo, parati ako nanonood ng CNN. Sabi ng mga expert ay hindi. Hindi siya bukas mawawala na kaagad. May mga modelo na sinusunod. Like, base nga sa kasaysayan ng mga dating pandemic, tingnan natin yun, ano, mag-research tayo para makita natin na itong issue na to ay nakikita na matagal. Ano, ako nga sana, ang iisip ko, sana kahit 2021, matapos na. Okay? Pero, ayun, may mga iba kasi nagsasabi ko 2023 daw, wag naman sana. So, ang punto doon dahil nga dito sa ganitong klaseng new normal napakahalaga na napakahalaga na itong ginagawa niyo ngayon, nag-aaral, ang tutok na inyong pag-aaral ay may kinalaman sa cybersecurity. Let's move forward. Potential losses due to security attack ay financial loss. An organization, syempre maraming nawawala na ano na pera dahil dito sa mga cybersecurity threats or attacks na ito. Ano, meron ako ditong nilagay do, security breach costs. Takin niyo $600 billion a year globally. Okay? May mga klase ng attack na kung saan yung mga DOS, denial of service, na kung saan ang isang sistema ay pababagalin. Okay? Kino-compromise yung availability. Well siguro kasi out of competition. Or siguro meron mag-elevate pa siya to another forms of attack. Kaya kinakailangan niyang pabagalin yung isang system. So, yun yung under na unavailable resources. Okay? Nito lang sa balita, merong isang IT student siya na hinak niya yung RCBS account. Alam ko may isa pang teacher na kung saan naging biktima nito. So, yun yung example ng identity theft. Nagpanggap siya na siya yung may-ari ng account, winido niya yung pera. So, next ay loss of trust. May isang website na kung saan na-hack, na-compromise yung website na yon at nakuha lahat ng mga accounts, username, password ng lahat ng mga user. Tapos, yung website na yon ay nag-cause, it's a dating website at karamihan ng mga gumagamit nun ay may mga asawa at naging balita ito sa US dahil nga daw dun sa pag-breach dun sa website na yun, maraming mga nag-file ng divorce. So, yun. So, dahil dun yung website, dahil na-compromise nga siya, in-expose yung mga accounts, nahuli yung mga asawa na, ba't mayroon ka dyan account sa website na yan? So, nag-file ng divorce. Anong nangyari dun sa website na yun? Sabihin naman natin na, okay, sabihin nila, hindi, sige, hindi na kami vulnerable, hindi na vulnerable to website na to, wala nang nag-subscribe pa doon sa website na yun. Okay? Yun yung one good example ng loss of trust. So, aside from that, may mga data loss of theft pa. Okay? I think we had an example of that a while ago, yung under data theft. And then, misuse of computer resources. May mga klase kasi ng mga system na may mga vulnerability, may website kung saan nakikita ito, o di kaya hindi kasi binabago yung mga default settings at usually it causes nga a threat to security. So, yun yung mga under dyan sa mga misuse of computer resources. During our live session, we'll have an interactive discussion of the threat, attack, vulnerability, and these potential losses due to security attacks. I have here some details ng mga cybersecurity statistics, patunay na kung saan napakahalaga ng security at this appears to ng mga around 2018-2017, no, at mga panahon na yon ay napaka-outstanding na ng mga different security threats. Okay, hindi ko na siya babasahin ng isa-isa. Ito pa yung iba. Like, ito, in 2016 si Uber na hack.
Tapos ang ginawa ni Uber, binayaran niya yung hacker, okay, para lang ma-delete yung mga stolen data doon sa dark web ng mga 57 million users at para maitago lang yung breach. May tinatawag na SIA triad model ito na binuo at nakasaad dito sa model na ito na kinakailangan daw sa isang security na address ang confidentiality, authenticity, at availability. Okay? Confidentiality ay sinisigurado na yung data kapag tinasmit ay hindi mababasa. Ang integrity ay na hindi na-alter yung data, hindi ito nabago. Ang availability ay hindi nagda-down o di kaya acceptable yung number nung or of times na nagdown yung isang system that the system should be highly available, it addresses high availability. Okay, aside from this SIA, authenticity din kailangan ma-ensure na yung identification ng isang user ay legit, okay, na-assure. And then non-repudiation. Ang non-repudiation ay may assurance na kapag may natanggap akong data galing kay Juan, talagang na identify ng system ko na talagang galing ito kay Juan. Makikita, may mga mechanism na ina-apply para dito sa mga elements of security na ito at makikita natin itong mga ito as we go along. Okay. So, next ay meron ditong diagram. Nakasaad dito sa diagram na kapag nag-impose tayo ng security, at pinataas natin ang security measures natin or policy or whatever na security settings, yung functionality or performance ng isang system ay nako-compromise. Okay? At together with the ease of use, kaya napakahalaga na may balance. Diba? Parang kagaya din dito sa COVID, we tighten our security, impose ng lockdown, nag-impose ng mga quarantine, but then again, nako-compromise yung economy. Iba yung system ng bansa, economic system ng bansa. Kaya very important na ibalanse. Okay? Ibalanse. May mga model na sinusunod kahit ang mga bansa para dito. Ganun din ang ano dito sa cybersecurity, may mga model na sinusunod para ma-balanse yung security at na kung saan ang functionality or performance ng isang system ay hindi nako-compromise. Mahalaga na mag-impose ng mga precautionary measures. By definition ng precautionary measures ay may yung mga action na gagawin mo para maprotektahan ang isang system against threat. Okay? In advance, 'di ba? Yun ang precautionary measure, bumili ka ng computer, lagyan mo na antivirus software bago ka kumonek sa internet. Ang maintenance naman ay yung mga action na nagsusupplement, sinusuportahan yung mga precautionary measure. Bawa yung antivirus from time to time kinakailangan mong i-update, 'di ba? At reaction. So, ang reaction ay nagkaroon na ng attack. Kailangan ay meron kang polisiya, guidelines, kung ano ang gagawin mo in times of attack para yung reaction mo maging mabilis sa oras na nagkaroon ng isang attack or intrusion. Okay? Very also important sa security na may authentication. Nabanggit natin ito na kanina. At may mga iba't ibang means of authentication, we'll discuss that as we go along. And then authorization, na kapag ang isang user na access na niya yung isang system, may mga levels of access lang na meron siya doon. May mga tinatawag na access of control, we'll cover that in one of the meetings. Another very also important is to ensure na secured yung ating mga application software. Sa bahay, mga dahilan kung bakit vulnerable ang ating mga computer kasi hindi ganun ka-aware ang mga user in terms of security. Yung mga default settings ay hindi nababago. Sa panahon ngayon, ayan, tumataas kasi yung mga online activities. Walang masyadong investment sa security system at saka hindi aware ang user sa mga standard security policies. So kaya mahalaga na mag-impose ng mga access control, may aware tayo sa mga security system administration, pati data access control, at saka system design. Okay? Ayun na, magpi 15 minutes na kasi. So this ends my presentation for chapter 1. Again, keep safe. Together we learn as one. Thank you.